Good morning! Welcome back to Mila's Kitchen. Ngayon po, gagawin natin yung isa sa request ng ating subscribers na si Jaybon Vlog. Nasabi niya, gagawa daw ako ng puto na peanut yung ano, yung flavor. So, wala naman ako nabila ng mani, kaya Jaybon, itong peanut na to ay peanut butter po yung naging flavor. Ayan, sana magustuhan mo to kung maitry yun sa inyo. Pero promise, masarap siya. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, click niyo po ang subscribe at ang notification bell para palagi po kayong updated sa mga ating mga bagong recipe. Ito po yung mga ingredients na kailangan natin. Ang mga saktong sukat po niyan ay makikita niyo sa description box ng video na to. Yan, umpisa na po natin. Unahin po natin ang egg. Uy, basag yung egg. Stuck na siguro po. Naubusan kasi kami ng egg sa tindahan na nga bumili. So, usually, hindi naman nakaref yung mga egg nila. Kaya, basag na yung dilaw ng egg. Pero, inamoy ko naman, okay naman siya. So, yan. Nainitan lang siguro. Muntik na maging sisim yung egg nila sa sari-sari store dito sa kapitbahay namin. Ayan, na beat na natin yung egg, ilagay na natin yung 1/2 cup na sugar. Unti lang po yung lulutuin natin para dito sa sa recipe na to, kasi promise po, ako po ay itatry ko lang to alang-alang po sa nag-request. Naglagay po ako ng 100 ml na water. Yan po, isinungkat ko po lahat ng mga ingredients para po sakali po may kagaya ay maging tama po ang nyo, ang finished product, ang magiging puto nyo na pinap. Kasi ngayon ko lang po narinig ito at talaga may nag-request lang. So, pagbigyan natin at itry natin. Ngayon naman, dahil na-mix na natin yung mga wet ingredients natin, liquid, ilagay na natin yung ating mga dry ingredients naman. So, make sure po sifted po yung flour para maganda po yung ating puto butter. Wala siyang buo-buo. At yung luto din po kasi pagka walang buo-buo yung pagkakagawan mo ng butter, mas maganda rin po yung yung final result. Pati po yung baking powder na 1/2 tablespoon. Inisama ko po sa pag-sift para din siya. Wala din siyang buo-buo. Ayan, tingnan niyo, ganyan yung naiipon na buo-buo. So, kailangan talagang sifted lagi yung ating dry ingredients. Yan, isama ko na rin po pati yung yung gatas. Sifted na rin pati yung gatas para para sigurado. Paghahaluin na po natin yung ating mga dry at liquid ingredients. Yan, dahan-dahan lang bago yung ating wire whisk. Ito muna ang spatula para mamix lang muna ng konti itong ating itong ating mga ingredients. Dahil ganyan nakaganda yung ating puto butter, ilalagay naman natin ngayon yung peanut butter. Yan. Yung sukat po ng peanut butter na inilagay ko ay 1/3 cup. Yan, 1/3 cup po. Pwede mo siyang bawasan or pwede mo siyang dagdagan. So, bumili ko nung isang maliit na garapon, 60 pesos. So, 1/4 lang nun yung nilagay ko. Para 15 pesos lang yung natin sa costing natin. So, 1/4 nung 60 pesos na peanut butter na nabili ko lang din sa palengke.
So usually po yung mga ginagamit ko sa pagluluto ko, lahat ko lang binibili sa palengke para kung sa costing natin, maliit lang po yung magiging cost natin. Dahil ready na po yung ating puto butter ay maglalagay na tayo sa mga molder. So kahit po hindi na natin i-grease yung molder natin, pwede kasi yung peanut butter, 'di ba, may ano naman yun, may mantika. So okay na po na hindi na i-grease yung mga ano natin, mga puto molds, at lalagyan lang natin siya, tuloy-tuloy lang tayo. Tapos na tayo, ready na po para i-steam. So ang ganito po na small lang na po to molds, 8 to 10 minutes po ay sure na po naluto ito. So 8 to 10 minutes lang po natin siya sa pag-steam. Para naman sa ating thumbnail, maglalagay tayo ng large size na ilalagay na, nalalagyan natin ng cupcake liner. Mas cute kapag ganyan may paper. Try lang. Kasi nagtatry lang naman talaga tayo nito bago natin flavor na. Ilagay na rin natin sa steamer para steam din natin. Ito pong large na ano natin, na puto, ay cupcake na to kasi nakalagay sa cupcake liner. Itong large po na cupcake natin ay hindi siya maluluto ng 10 minutes. So gagawin natin tong 15. Mga 12 to 15 yan. Kasi para walang basa-basa. Minsan kapag 10 minutes lang kapag dito ko sa large, medyo basa pa yung gitna. So, para sa 15 minutes natin siya, i-steam na yun. So, yung gamit po nating steamer, again, itong sa rice cooker na improvised lang, pinapatong natin siya sa kasirola. Pinakita ko na yun sa mga past videos ko. Yun. At palagi po nating lalagyan ng cloth ang takip ng steamer natin para maiwasan ang tubigan. So, ganyan po sa ginawa ko. And after 15 minutes po, ito na po yung ating cupcake. Ayan. So, ano siya? Masyadong malaki yung ano niya, yung nakabuka, yung mga taas, yung isa hindi. So, yung gamit ko po doon ay high heat. So, kung ayaw nyo po na magiging ano, magiging nakabuka yung ano, yung tuktok ng puto nyo, ay low heat lang po kapag nag-steam kayo. Ayan. At yung maliliit, ilalagay din natin mama. Kinain na kasi. So, ayan. So, napaka, ano, napakaganda rin. At talagang amoy pa lang. Pinat na pinat yung amoy niya. At masarap po. So sana po nakapagbigay na naman po ako sa inyo ng bagong idea. Sa mga nagtitinda po ng puto dyan, sana po nakapagbigay na naman ako sa inyo ng bagong idea na pwede rin pala itong sinuggest po ng isang kaibigan ko na si Jaybon Vlog. Jaybon Vlog, Jaybon Vlog Official ata yung channel niya. So yung ito, ayan na po. Ayan, ang ating mga peanut puto.
Ang cute po ng small, pero hindi ko alam paano, magkano to ibibenta kasi ang liliit nito. Siguro tag-peso lang yung mga ganito. So yun, tapos na po tayo. Maraming maraming salamat. Yan. May nag-request din po sa akin na ipakita daw kung ano yung loob ng puto. Kaya ito po yung loob ng ating nagawang puto. Yan. So wala pong buo. Siya po yung nag-request ng ating peanut puto. Si Jay Bon Vlog Official.